So guys, welcome ulit sa ating panibagong video. So, na-miss ko kayo. In today's video guys, i-explain ko kung ano yung mga dapat mong gawin pag nag-uumpisa ka as a newbie sa laro na to. So, in the past 6 months, paglalaro, iba-iba na yung nangyari dito sa Cabal. So, ngayon, ito na yung ano nyo, ito na yung magiging guide ng mga newbie or kahit na yung mga current na naglalaro. Ito na, umpisa natin sa number 1. So, ano yung mga dapat mong gawin? Number 1 is questing. So, mapakita ko sa inyo yung quest history ko guys. No? So, punta tayo sa questing. Mapansin nyo, ito na yung pending natin. Yun sa normal guys, ang pinakamababa kung hindi pa nagagawa is nasa 110. So, ang gagawin nyo guys is i-maximize yung dami ng normal quest and then kunin nyo yan isa-isa hanggang sa mag-level yan. Tulad yan, kailangan mong 140 para maklaim mo siya, no? Or para may quest mo siya. So, ano yung purpose kung bakit kailangan mong tapusin din yung mga normal quest? Kasi, ang binibigay niyan as yung iba XP, yung iba mga nauna, no? Als tsaka honor points. So, yun yung mga kailangan natin. At the same time, kung nasa level 10 to 50 bracket ka, is ang binibigay is yung skill XP at saka honor points. And then yung iba may kasama pang ALS. Mapansin nyo puro XP na lang to, pero malaking bagay na kapag natapos nyo. And then sa questing guys, meron din tayong in progress. So ito na yung mga natapos ko. So from level 86 ako nag start pataas, and tulad nyan yung bigay nyo XP, honor points at skill XP, and then yung amount na 350,000. So yun, malaking tulong yan guys. Tapusin nyo lang yan. Ako, tinuman, dami ko na natapos. So, ang maximum natin sa quest history is nasa 20 quest lang. So, kailangan mo na siyang i-claim. Ito, mahigit 20 in na to. Mahigit 20 na to. And then, may nakapending pa tayo sa scenario. Ito. Yung BSLB up training. So, yun. Number one is yung questing. So, make sure na sumusunod tayo din sa questing kasi malaking part to ng journey nyo. Mapansin nyo, yan, ang dami kong quest. So, ito mga scroll na yan. So, sa daily quest naman tayo is makakita nyo, may Simon scroll, request scroll. Ano yan, papatay ka ng mobs dyan and then bibigyan ka nyo ng special XP which is 2 million. And then, meron din dito yung pang 120 na 7 million na EXP. Sa war naman yan, so may babasagin ka dyan. And then yung craftsman tsaka master, pati yung new development or yung Chloe's token, everyday nyo rin yan i-claim. Pero bibili kasi kayo ng upgrade core high. So yun, ipunin yung upgrade core highs na during pumapasok kayo sa mga dungeons. So number 2 in the list is yung i-maximize yung presets from level 10 to 180. So tulad nito guys, mapakita ko sa inyo yung preset nito. So eto siya guys, plus 15 na lahat. So, napakasarap mag-farm. And then, plus 20, ma-claim mo siya kapag nag-level 100 kayo. And then, wag muna kayong basta bumili ng bracelet at saka earring. Kung mapansin nyo guys, lahat yan nadampot ko lang sa ano, sa pag-farm ko. Pero, ang tinrabaho ko talaga is yung, ano muna, rings. Itong Tyrant at saka itong Killian. So, kakapon ko lang siya na ano. And then ito, papalit ng ko yan. Ring of luck plus 4 na kagad, tsaka critical ring plus 4. So, maximize na natin. Kasi ganun din eh. Kung gagastos ka ng critical ring na may chaos upgrade, so, tumalon ka na kagad sa pinakamataas. Kasi pagdadaanan din natin yung chaos upgrade. And then ito pa guys. Kung pansin nyo yung sig metal set, minaximize ko yan. Tingnan nyo guys. Yung date. Tingnan nyo yung date. Ownership period 3 days. And then expiration date is on June 7. So, bukas, June 7 na. Doon pa lang ako mag susurrender or matatapos itong lifespan ng ano ko, ng preset. Pero, ito maganda dito, guys. Pag nag-level 127 kayo, bibigyan kayo ng preset na mithril. So, punta tayo ng mailbox. Ito yung ibibigay sa inyo, guys. Mapansin nyo, 7 days na yung duration. Mas mahaba na. And at the same time, hindi ko pa siya kiniklaim. Kasi ang nakalagay dito sa nilabas nilang reward expiration is yung July 4. So, expiration time, i-check nyo yan palagi. Huwag kayo basta palit ng set. Kasi maximize yung set. So, yung ano ko, yung sig metal, umabot siya ng 139. So, aabot pa siya hanggang 150.
kung hanggang ang kung lalaruin ko siya today nandire-diretso. Pero bukas possible expired na. So ito na ipapalit ko ngayon. Ang expiration time ng mithril kapag na-receive niyo nang halos ano, isang buwan yun yung expiration time niya. Ay nakalagay naman. Ayan. From June 4 na na-receive ko siya sa mailbox, may expire siya ng July 4. So ayan yung mga free. So nasa mga videos ko to kung anong level at saka paano niyo siya makukuha. So ayan. Okay. And then proceed tayo sa number 3. So number 3 guys, ang ito medyo crucial to, no? Kasi maraming gumagawa na mali ng ganito. Yung huwag basta kayong mag-upgrade ng skills at bumili ng set. So ano yung tinutukoy ko sa skills? Ito yan guys. Kung mapansin nyo sa skills ko, galing tong novice, tapos apprentice lang, and then regular isa, and then the rest nasa A-Master to ano na, transcender na kagad. Kasi yung ibang skills, lalo na blader, hindi naman lahat kailangan mo. Pero may 4 slots pa akong pwedeng ilagay. Bumili ako ng dalawang magic, pang lure ko yan sa mobs. Kasi walang pang lure or debuff na pang lure itong character na to. And then sa sub natin, usually kailangan level 20 na lahat. Lahat naman yung kailangan nyo. And then sa upgrade, ito ang mapansin nyo guys. Lahat ng specialized upgrade skills ng character naka level 20. And then yung common upgrade skills, hindi pa. Bakit? Kasi kapag nag-revise ka ng upgrade skills, tingnan nyo guys ha. Pag minax mo siya, gagastos ka ng 1.4 million. Pag naman dinilit mo siya, gagastos ka pa rin. Kaya kung sa inyo, ingat kayo sa pagbili ng skills. Kasi kada mali nyo, ito tulad nito. Level 20 guys ha. Kung gusto nyo, atanggalin nyo siya, ayun yung i-expend nyo. So, i-spend nyo. Kasi babayaran nyo pa rin kapag tatanggalin nyo. So, hindi ko pa siya minamaximize. Titingnan ko kung ano yung capability ng ganitong build. Kasi, ang tao kasi, lalo kapag mga player ni Cabal, pabago-bago ng upgrade skills yan. So, make sure na i-master nyo na tong part na to. Pero, na-discuss ko na siya. So, ipa-flash ko sa screen yung video. Kung ano yun. Kung anong diniscuss ko doon. So, upgrade skills yun. Yung mga meta upgrade. Kung mapansin nyo guys sa upgrade ko, balikan natin. Wala siyang HP. Lahat puro pang ano, puro pang stats. So, yun. Number 4, huwag kayong bilhin ng kung hindi naman kailangan ng character niya. So, ano yung tukoy ko dito? Bili kayo ng bili. Kunyari, bibili ka ng, di ba, wala kang set. Siyempre, kung may expired to lahat eh. Yan, tulad yan, may expired yan. 7 days lang yan eh. Lahat ng ano mo, ito yan, yung mga yan, kailangan may laman na siya before ma-expire yung mga accessories. Tsaka itong ano, preset. Kaya kung mapansin nyo, binibigyan, ini-spoon feed tayo ng preset na plus 15 para makapag-farm kayo ng maayos. Yung iba kasi bibili ng vampiric plus 7 tapos magbabago isip, bibili naman ng vampiric plus 9. So dumudoble yung gastos. Same with bracelet, bibili ng pre-used pero Xena pala yung kailangan niyang bracelet. And then at the same time, bibili ng bracelet of fighter na plus 7 tapos magbabago na naman yung isip, bibili naman ng BOF na plus 8 naman. So, kumbaga, yung in-spend mo doon sa isang accessory, dapat in-spend mo na siya sa isang mataas na accessories. Kanyari, bibili ka ng ring of luck plus 1, binibili ng iba para may additional stats, tsaka mas mataas yung bigay na critical rate. Yung value ng critical ring of luck plus 1, tsaka ring of luck plus 2, halos half lang yung pagitan. So, intayin mo na, or yung tinatawag natin delay gratification. So alam ko, alam niyo yun. And then yung last natin sa topic na to is yung dungeon raids up to 5 times a day. So ano yung tinutukoy ko dyan? Papasok kayo ng ano, ng dungeon syempre. Mapansin nyo guys, ang dami kong dungeon. Inipon ko yan guys. O, sa mga quest, and pinasok ko yan. Tapos yung minesta training book chapter, huwag nyo muna buksan. Bumili kayo ng maraming ganyan for stained clone. So, may silbi yung stained clone. Tapos, ituturo ko rin kung paano itatanggal yung binding ng stained clone para maibenta nyo. And then, yan. At least yung mga nakalagay na character binding. Kasi nag-i-start ka pa lang eh. Bibigay sa inyo ng mailboxes yung mga character binding na dungeon. Ipunin nyo muna yon. And then, gamitin nyo yung mga may expiration tulad nito. Yan.
And then remember, di ba sa ano natin sa Bloody Eyes, meron siyang si Connor instructor, magbibigay siya ng daily dungeon challenger. So, pwede kayong kumuha doon ng dungeon na gusto niyo pasukin day by day. Pero ang sinasabi ko is every day dapat may 5 times kang papasukin dungeon. And then ang may sasuggest kong dungeon na pasukin niyo, ha, Apocalypse of ano? Ito pala, sorry. Ayun, Elusive Apocalypse. So, kasi ang drop diyan madalas upgrade core highest. Yung highest ngayon is nasa 500,000 ng presyo. And then same with S1 at S2. So yung tatlong 'yan, palagi inyong papasukin 'yan. Then the rest ubusin niyo lang. Tulad niyan, ubusin niyo lang kasi mahaba masyado 'yan. And then ito, mahaba din 'yan si Lost Island. And then, kung mapansin nyo, may FT2 pa tayo. So, pasukin nyo para magpa-level dun sa mga mobs sa front. Pa-level kayo dyan. O kaya dun sa first boss, magpa-level kayo dun sa mga malalaking langgam. And then, EOD, ubusin nyo na rin yan, tsaka itong B2F. Then, yung RS. So, ang ipunin nyo lang is yung upgrade core high, tsaka highest. Kasi sila na lang yung mga may value ngayon. Kasi bibihira na ang nagbibuild ng Shadow Titanium set ngayon. Kasi nga, meron ng Demonite. So, the rest, asahan nyo, mahal na ang value ng mithril pataas na set. Kaya, i-maximize nyo yung set na binibigay ng Cabal para makapag-build kayo ng maayos. Maximize nyo lang, guys, yung game. And then, enjoy. So, yun lang. I hope na may natutunan kayo, no, in this video. So, yun. Kita-kits na lang, guys. And then, see you in the next video. Bye-bye, guys.